Hello, magandang hapon po sa inyo mga kapatid, and welcome po sa ating Bible study. Today, tayo po ay magpapatuloy sa serye po na ating pong pinag-aaralan. But meanwhile, samahan niyo po muna ako sa maikling pagpupuri at pagsamba po sa Panginoong Diyos. And right after our worship, a short worship today, and we're going to proceed with our Bible study series. Hello, magandang hapon, and amen. Tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pong pag-aaralan. At ating pong pinag-aaralan ang The Seven Churches of the Book of Revelation. Ito po yung ating serye na ating pong pinag-aaralan sa nakalipas po na linggo. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng pag-aaral po na ito. And let me just recap to you
We're talking about the seven churches in the book of Revelation. This is the revelation of our Lord Jesus Christ na pinakita niya po sa pangitain kay Apostle John. And the seven churches are the Pergamos, the Smyrna, the Ephesus, the Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So ito pong mga simbahan po na to, they are actually a church that was pioneered and established during the time after Apostle Paul started his missionary journey and working in collaboration with some of the disciples. So they were able to plant churches outside the nation Israel. So ito po ay matatagpuan sa Asia Minor. And this is actually a local churches. Ito po, pangitain po na ito ay binigay po ng Panginoong Jesus sa mga particular na church nung panahon po na iyon. And tayo po naniniwala, and many Bible scholars believe that sa iba't ibang pong panahon, ito po yung iba't ibang mukha ng simbahan. Amen? And last time we talk about this church, the Ephesus Church, the Loveless Church. Ito po yung simbahan na bagamat he was commended of his work, his sound teaching, was commended out of his perseverance and work, this church was actually rebuked by the Lord Jesus Christ. After all, ito pong simbahan po na ito ay lost his first love. Nawala po yung unang pag-ibig, ando doon po yung sigasi, pero wala na po yung pagmamahal. Pagmamahal po sa Diyos na, you know, they're doing this not for anything else, but they are doing this for the love of God. Nawala na po yun. And because of that, this church was rebuked by God and was told to remember where they had fallen. And this church was encouraged to return to its first love. So ito po yung tinalakay po natin nung nakaraan po. And today we're going to go with this church, the Church of Smyrna, the Persecuted Church. Ito po yung simbahan na dumaan po sa persecution. Amen. And pag tinalakay mo po, natapos po natin itong pag-aaral po ng the seven churches in the book of Revelation, makikita nyo po na meron dalawang simbahan na kinoment ang Panginoong Diyos who are actually on a good spiritual status. The rest of the five churches was rebuked by God, was asked to repent and go back, you know, to their first love, to their respective, you know, passion and heart for God. But these two churches and the church that I will be teaching today, the Smyrna, and one of those two churches that actually encourage, not rebuked by God, but God commended out of their good works. Amen. Out of their passion to serve. Ito po yung persecuted church. So the other church that was commended, it was the Philadelphia church, the faithful church. But meanwhile, today we're going to study this particular church, persecuted. Ayan. Let me just give you some insights statistically concerning the church globally and how the church went through persecution. Is today, meron pa ba mga simbahan who are going through persecution? Let me just give you the statistics. Sabi niya, in 2018, around 245 million Christian face significant level of persecution in the world today, according to the latest World Watch list from Open Doors. Yung Open Doors po is a non-profit organization that, you know, help the churches doon po, especially when the church are going through terrible persecution. And according to their studies, meron pong 245 milyon na mga Kristiyano po ang dumadaan po sa matinding persecution. Amen? So, at sabi niya po doon, isa sa bawat siyam na mga Kristiyano sa buong mundo ay dumadaan sa a high level of persecution. Pag sinabi mong high level of persecution, hindi ito yung binubuli ka lang, hindi ito yung tinutuya ka lang. Yung high level of persecution, their life is at stake. You know, people are being killed, people are being murdered, people are being raped, people are being thrown in prison. Ito po yung dinadaanan po ng simbahan po sa kapanahunan. Amen?
And going back in the history, this church, the persecuted church, has went through a lot. So mamaya pag-usapan po natin yan. And today, we are celebrating our Independence Day. Amen. So araw po ng kasarilan at tayo po ay pinagpala sapagkat naroon po tayo sa bansa na kung saan po ay tayo po ay malayang sumamba, malayang magpahayag ng ating pong pagmamahal sa Panginoong Diyos at tayo po ay mayroong laya na ito po ay ipahayag publiko at hindi po tayo nare-restrict doon po sa ating yung ating right of association. So tayo po ay meron kalayaan na meron po ganyan. Amen? So salamat sa Diyos at binigyan po tayo ng kalayaan na ipahayag po ang magandang balita po ng Panginoong Hesukristo. Amen? Bagamat tayo po ay bansang malaya, kalang isang bagay po na nakakalungkot, not many Christians are really taking advantage of this opportunity that we are given this precious freedom, you know, to preach the gospel of Jesus Christ. Nung panahon po na yon, the church that was persecuted, yung kanila pong buhay ang nakataya. Ang kanila pong isang paa ay nasa hukay sa pagpapahayag po ng ebanghelyo po ng Panginoong Hesukristo. And that was very tough, but people would do it anyway, you know, because out of their love for God and their love for the people. And it's very discomfort. It's very hard and tough. No, pero nung panahon na yon, you know, people are enjoying, people are being challenged. Pero today, let me just ask you these questions. What would have been the most difficult decision or situation in your life as far as your faith is concerned? Anong panahon o nalagay po sa pagkakataon na yung ating pananampalataya ay sinubok, ang ating pong pananampalataya ay dumaan po doon sa apoy kung saan po ay tayo po ay sinubok po ng pagkakataon. Gaano kahirap? May buhay bang tinaya? Meron bang resources na tinaya? Meron ang buhay ba natin was put in danger because of our faith? And perhaps if I'm going to ask you that question, we would seldomly say that once in our life we will threaten for preaching the gospel. We were threatened of sharing the gospel of Jesus Christ. But despite of that freedom that we are enjoying today, you know, not many Christians are having this joy and passion to serve the Lord in spreading the goodness of Jesus Christ. We're not taking advantage of that. Pero doon sa mga restricted place, and you know what? Yung North Korea ay isa po sa mga bansa, number one, bilang notorious na bansa na that is against Christianity. Yung mga Kristiyano po na pumapasok po doon sa kanila pong bansa who are, you know, sharing the gospel, kapag sila po ay nahuhuli, they are being tortured, they are being put to a prison camp, they are put to a labor camp, talaga pong pinahihirapan po sila. But nevertheless, these people was never stopped. The gospel was never stopped preaching on this, you know, this communist nation wherein there are so many people who need the gospel of Jesus Christ. And doon po, despite of persecution, despite that people are, you know, going through tough times, that their life was at stake, sila po ay hindi po nag-atubili na ipahayag ang pag-ibig at pagmamahal po ng Panginoong Diyos sa mga taong nangangailangan po ng magandang balita po ng Panginoong Hesukristo. Amen. So today, we have the freedom. We're enjoying that freedom. At sana po, ito po ay maganap po natin na tayo po ay binigyan ng ganitong pagkakataon. But, you know, statistically, sabi po nila, kung saan po mataas ang persecution, doon po mabilis kumalat ang salita po ng Panginoong Diyos. In contrary, sa isang bansang malaya na tayo po ay malayang magpahayag ng salita po ng Panginoong Diyos, minsan, nakakalungkot, doon naman mabagal yung proliferation po ng gospel ng Panginoong Jesus. O nakakalungkot, kung saan mahigpit, doon naman po talagang nagpupursigi at nagpupunyagi po ang pananampalatayang Kristiyano. Amen? At alam niyo po, there are two nations who are
terrible in terms of persecuting Christians. Aside from North Korea, China was known for this. Iran was known for this. But this nation, these two nations are actually, the church is in a growing faster than any places, than any countries around the world, in Iran and in China. Kung saan po mataas yung persecution. Amen? The people are challenged. People are there because, you know, their love for God. Kaya po, yung orientation po no, ng mga Muslim, or yung orientation po ng mga radical po ng mga Kristiyano during that time, buhay talaga tinataya. Yung mga Muslim, they're crying out for jihad. You know, they gave their life. You know, some of them who are radical, they are willing to die. You know, blasting their body, loaded themselves with bombs, you know, to kill people because they believe that is good for their God. No, they risk and, you know, put their lives. At yung mga mananampalatayang Kristiyano, ganun din po. Binibigay, tinataya po yung buhay, tinataya po lahat para po sa ngalan po ng Ebanghelyo. And they are not hindered, and nothing and no one would ever stop the gospel, would stop these people of preaching the gospel of Jesus Christ despite of terrible persecution. Amen? And in the book of Revelation chapter 2 verse 8, so dadako po tayo sa sulat po ni Apostle John as Lord Jesus Christ has revealed to him concerning the vision that he saw for this church. Again, noon po sa verse 8, so sabi to, unto the angel of the church in Smyrna, the word of the person, the last who died and came to light. So again, malinaw na sinulit ni Apostle John that the message originally came from the one who died and came back to life. It's not other than Jesus Christ, who is the first and the last, the Alpha and Omega. While Jesus is the one who, you know, conveyed this message to Apostle John, this message was addressed for the church and specifically addressed for the angel of the church. Who is this angel? The original translation na pinakamalapit po doon na ginamit, angel of the church, it's the pastor. Now, the message was addressed for the church, special attention to the pastor of the church. Amen. The chief shepherd has written a message addressed for his church or the shepherd of this church, the angel, yung pastor po. Amen. So tinawag po yung pastor dito bilang anghel. Ewan ko lang po kung minsan yung ibang tao, nakikita ba nila yung pastor nila bilang anghel. But whether you like it or not, it was addressed here, angel. I don't know, but the original close to that is the pastors. Amen? Pero hindi po namin sinasabi yung mga pastor anghel. Amen? But nevertheless, ito pong minsay po na ito especially addressed for the pastors. Amen? Ito po yung laman po ng mensahe po ng Panginoong Diyos para po sa simbahan po na to. The church that went through persecution. So, today they went through, but during the time when the message was given, sila po ay pupunta pa lang. So sila po ay binigyan po ng warning that this church were going to go through this terrible times. Sabi nung sa verse 9, I know your tribulation, I know your poverty, but you are rich. Ayan. So yung itong simbahan po na to ay has went through tribulation. Sila po ay dumaan ng kapighatian. And yung persecution po na kanila pong dinaanan ay hindi biro. Sabi ko nga po, binilanggo. Some of them were tortured. Yung ba sa kanila po ay prinito sa kumukulong asupre. Some of them were thrown, you know, into the lions den, pinakain po sa leon. And there's so many martyred during those days. No, sila po ay dumaan po sa matinding panahon po na sinubok po ang kanila po mga pananampalataya. And not only that this church has went through a lot of, you know, aside from persecution, of course, kasunod na po yun yung poverty. Because, syempre, sila po ay kailangan lumikas, tumakas ng tumakas, magtago po ng magtago because, you know, they are being tracked down by their oppressors. So, sila po ay, you know,
they are in the survival mode. So basically, maaring most of them are, you know, don't have the chance to work, got a stable work because from time to time they go from different places because they are being tracked down. So sila po ay mahirap po yung kalalagayan. Siguro po yung iba sa kanila maaring kumakain some beses isang araw o matindi po yung pinagdaraanan. They are in extreme poverty during the time. But nevertheless, God told them that they are actually rich. Sila po ay mayaman. They are blessed spiritually. They may be deprived with, you know, material and financial things. But God commended this church that they are blessed church. They are rich. And sabi doon, and the slander of those who say they are Jews and not, but a synagogue of Satan. But what Jesus is repairing here in this writings, in the writings of Apostle John, is concerning the Jew. Right? So, ito pong simbahan po na to during the time. It's mixed. May mga Jew. By the way, Smyrna is one of those Greek city. At during the time, nung panahon na yon, yung Greek was in allegiance with the Rome. Yung emperor po ng Roma. And in the past years, yung emperor po ng Roma has been so vicious concerning the lives of the Christians, the early Christians then. And some of the writings, right, ng mga Bible scholars, ito pong Smyrna na to in their allegiance with the emperor of the Rome, they commanded their people to worship the emperor of Rome. So during the time niya, sapagkat ang emperor ay kinikilala, gusto po, pinag-utos po ng pamahalan poon na pamunuan ng lungsod ng Smyrna, itong Greek city po na ito na sila, ang mga tao po nila ay sambahin ang Diyos o yung emperor po ng Rome. And of course, the believers won't do that. Hindi po nila gagawin yon because they would be worshiping and serving the one and only true God. And dahil po dyan, sila po ay being hunted. They are being persecuted because they don't want to worship the Lord. They don't want to worship the emperor of Rome. Sila po ay na-persecute po. And sila po ay na-tortured. Okay? So just like in the times of Daniel and three of his friends. No, they are commanded to worship the king of Babylon, but they refrain from doing so, and that's why they were persecuted. So, tandaan mo, na kapag gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng mabuti, no, there will be persecution. In one way or another, the type of persecution that we are going through in our case, in our country today, may not be the same. So, the degree na to the point na ating buhay po ay nakataya. But, you know, one way or another, believers, we're going to go through persecution, or if not persecution, dadaan po sa trouble. But Jesus specifically called out the attention of this, the Jew, who are, sabi niya, the synagogue of Satan. Perhaps these are those people who teach yung original po na Judaism, who don't recognize the Lord Jesus Christ as the Savior and Lord, and he called this a synagogue Satan. But ito po ay, it sounds like these are, tawag po natin, they are professing Christians. They profess that they believe in God, they profess that they are godly, but they are not. Amen? And so, ito po yon yung tinalakay po ng Panginoon. There are slanders, there are people na naninira. There are people who are maligning them. You know, when you believe in the gospel of Jesus Christ and you try to live it out, may mga taong maninira sa'yo, may mga taong who discredit you. There are people who would speak things against you, but nevertheless, stand to your faith. No, meron po kasama pong tribulation na dumadaan. Dadaanan po ng mananampalataya pong Kristiyano. And this is the condition of the church. It went through tribulation, it went through poverty, but nevertheless, God, you know, recognizes church and admonishes the church that they are rich spiritually.
Amen. Now, ito yung status po ng modern religion. Well, the modern religion, sabi po ni A.W. Tozer, the modern religion focuses on filling churches with people. The true gospel emphasizes filling people with God. So, ito po, sabi nga sa iba't ibang po panahon, may iba't iba po mukha ng simbahan. And today, many believe that we are in the generation of the Laodicean church or the lukewarm church. Although they perceive that they are a church, but a lukewarm church is a professing Christians, but they are not. Right? So, ito problema po nung modern church ngayon, yung modern religion, ito problema, you know, filling up, but filling the church with more people, sometimes it has been the measure of the success of the church based on numbers. But, you know, the gospel emphasizes the feeling, you know, people, you know, the presence of God, feeling the people, the goodness, the character, the nature of God in their lives. Amen? Sa pabago-bago pong mukha ng simbahan, habang ang tao po nung during the time, common yung persecution, common yung trouble, wherein the Lord Jesus Christ did not, you know, lure people to follow Him, you know, promising them earthly success, promising everything as if Jesus would like, would somehow like a genie, hindi po ginawa po ng Panginoong Diyos. Well, in fact, He warned the disciples that there will be persecution, there will be hardship, there will be trouble. Amen? At ito po yung sinigurado po ng Panginoong Jesus sa kanya po mga disipulo. And, you know, He did not lure them concerning the earthly promises and material things. Yes, we believe in the blessing of obedience. We believe in abundance, that God is good and He's gracious. But that is the centrality of the gospel of Jesus Christ. In fact, addition lamang po to. Kung binasa niyo po yung Matthew 6:33, ang sabi po to, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ito yung unang hanapin ng tao. His righteousness, His kingdom, and all these things is just an addition. Ito po ay dagdag. It's not the main thing, it's not the main course, it's not the main offering of Jesus Christ. But the offering is, you know, eternal life, everlasting life. No? Kaya po, admonishment po ng Bible, everything here on earth are just temporary store things in heaven. Tayo po ay mag-impok ng kayamanan sa langit. And, you know, some of the problem with modern church today, people are not drawn in the church by the life-changing encounter with Jesus. Right? So, ito po yung problema sa panahon ngayon. You know, it's good thing that sa panahon po natin, people are more open with the gospel of Jesus Christ. Open na po ang mga tao sa ebanghelyo. Nga lang, isang bagay po na nakakalungkot at dapat po nating, you know, we would be cautious that, you know, we invite people to church. Minsan ginagawa po natin to, nag-i-invite tayo sa church, sinasabi natin, i-bless ka ni Lord, maganda dito, maganda sa church namin, maganda dito. And ito yung pang-come on natin para ang mga tao magsimba. Right? So, hindi na nakapokus kay Jesus. You know, you don't invite your loved ones, your friends in the church. You know, what you have to do, ipakilala natin si Jesus sa kanila. Ipakilala natin ang Panginoong Jesus sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin. You don't simply bring them to church that they would, you know, misunderstood everything about Christianity. What they need to know is who God is and who Jesus is. Ito yung unang-unang dapat nilang malaman na maintindihan po nila. And sometimes we invite people, you know, in the church because of this. Sabi niya dito, then we use program, lightings, ambience, entertainment, promise of blessing, health, wealth to keep them stay, and then soon they leave us. Ito po yung pang-come on natin at para magstay sila sa church. Ito si Lord, ibibigyan ka nito. And ito na lamang po yung minsan na nagiging pang-come on po ng simbahan.
wherein hindi po ito, I mean, hindi po ito yung main thing. Ang kailangan po ng tao si Kristo. Amen? And yung maraming church ngayon nakapokus na doon sa material things. Nakapokus na doon sa success. Many pastors today has become life coach, has become motivational speaker. Ayan. So, sapagkat ito nga, ito yung kultura ng modern church, sometimes we lose the power because we have filled, you know, Jesus plus. Ang daming dinagdag. But you know, Jesus alone, si Jesus lang, sapat na. Amen? And para sa mga unang Kristiyano during the time na na-persecute, si Jesus lang, sapat na. Yung buhay nila, ang orientation nila, ang buhay nila itataya. Ang buhay nila isusugal. Pero yung maraming simbahan ngayon, yung maraming Kristiyano ngayon, ang mindset, pakabig. Ano yung makukuha ko sa church? At soon after na wala akong makukuha dyan, ano na mapapakinabangan ko dyan, eh, lilipat na ako ng ibang simbahan. Wala na akong makukuha dyan. Sometimes people will go to church, ang tingin sa simbahan ay negosyo. Right? So, nakakalungkot po kapag ito na yung dahilan why we keep people inside the church using these things. And soon after, we will lose these people because they, you know, they have not been able, you know, to find the real meaning of life, na kung sino po ang pinagmumula ng buhay. Sapagkat bukod kay Jesus, ang daming dinagdag. Amen? And ang sabi nga po ng isang famous preacher, sabi niya, what if one day the church, the air condition will be gone, the big screen will be gone, you know, the good music will be gone, the good sound systems, a great ambience will be gone, will Jesus and His gospel will still be enough for people to chase after Him? Will be enough for people to stay in the church? Pag dumating ba yung simbahan na wala na ito, walang aircon, walang sound system, well, okay yun. You know, we're upgrading things up, but hindi po ito yung pang-come-on natin. Right? Sometimes with too much comfort that we put and throw to our people, sometimes ang message sa kanila, ito yung meaning ng Christianity. Pero po, basahin niyo po yung seven churches. None of those two churches that were commended by God as the picture of this kind of modern church. Right? And you know, Jesus has given warning. Ang Panginoong Diyos ay nagbigay po ng warning sa simbahan po na ito. Again, may forewarnings si Jesus sa mga disciples that they would go through trials, troubles, and testings. But sabi niya, nevertheless, you know, I have overcome all these things. All the battles that we're going through and this church about to go through ay pinagtagumpayan na po ng Panginoong Jesus. And this is His forewarning concerning this church, the church of Smyrna. Sabi niya, do not fear for what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. For 10 days you will have tribulation, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ito po, sabi po ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot. If you're going to suffer for the sake of the gospel, huwag kang matakot. Do not fear if you're going to suffer. Well, in fact, Jesus detailed, this is what they're going to happen in the near future. Meron mga iba bibilanggo sa inyo. Right? May mga iba mabibilanggo sa inyo. You will be tested. You know, as believers, you know, our faith will be tested. Ang ating pong mga pananampalataya ay itetest. Isasalang po yan kung totoo yan. At ang pananampalataya, masasabi mong totoo, it would stand the test of trials and testing. Ang sabi po ng Panginoong Jesus doon, be faithful unto death and I will give you the crown of life. And this is what Jesus is promoting, the crown of life. The crown of life is far beyond greater
than any earthly possession, earthly promises, earthly blessings and wealth and health that people would enjoy this crown of life. Amen. As sabi ni Jesus, all these things are just addition. Seek first His kingdom, but this is the main thing. Pursue eternity. Pursue this. Ito yung tanawin mo. You know, you go after this, the crown of life. Ito yung corona ng buhay na ibibigay sa atin po ng Panginoong Diyos. And perhaps most people are both concerning this ano ba to, or hindi po nila nakikita yung value nito. But soon after, you know, that's how faith works. You know, our faith works. You believe in something that you don't see. Naniniwala ka pero kahit hindi mo nakikita, because you believe in the Word of God. We believe on what the Scripture has says. You know, that's faith. Ito po sa Panginoong Diyos, maging tapat ka lamang, maging tapat ka even unto death. Right? Maaring tayo po ay hindi po daraan doon sa matinding persecution kagaya ng dinaanan po nito ng simbahan na to. But church, lahat tayo mamamatay. Every one of us will go through certain ways to die. Right? Pero sabi ni Lord, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Amen? The church was admonished to stay faithful. Stay faithful. Amen? Papatayin sila. They would thrown into prison. Iba po yung mga dadaanan po ng taong tumatindi. Pero sabi po ng Panginoong Diyos, you know, they will be rewarded with a crown of life. Church, what do you aspire? Well, it's a good thing to dream about for, you know, the comfort of our family. Okay naman mangarap. Pero sana mas pangarapin po natin yung mga bagay na pangwalang hanggan. Higit po dun sa mga material bagay na, you know, we could acquire. Soon after, iiwanan din natin at wala naman tayong mabibit-bit kahit ano. Amen? Yung persecution po na dinaanan po ng mga Kristiyano matindi, they were tested. Their faith was tested. Dumaan po sa matinding paghamon, pagsubok po ang kanilang pananampalataya. Amen? Hinamon, sinubok. Sinubukan yung kanilang pananampalataya. Alam mo, minsan dito sa atin, yung modern church kaya minsan, umulan lang, wala lang magsisimba. Bumaha lang ng konti, hindi na magsisimba. Sumakit lang ang ulo ng konti, hindi na magsisimba. Okay, so, ito yun eh. But our faith will be tested. Ang iyong pananampalataya, itetest. Ito pong pandemic po na ito ay itetest po yung ating pong pananampalataya. Dadaan po yan sa apoy. Amen? Dadaan po yan. Ang isang bagay po para masabi mong, you know, just like gold, ang gold po dadaan po sa apoy para matunaw yung impurities. Then you will find out kung ilan lang doon yung tunay. Amen? Masusunog yung impurities. And sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perish through, is tested by fire and may be found to result in the praise and the glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Ito po yung pahayag po ni Apostol Pedro concerning po sa pananampalataya. Yung pananampalataya ay tetestingin kung totoo. Amen? Kung totoong Kristiyano, tetestingin. Dadaan. Dadaan sa persecution. Dadaan sa criticism. Dadaan sa mahihirap na bagay. Mag-stand out ba yan? After nung furnace experience, after dumaan yung sa intense heat and pressure, ano ba yan? Mapapatunayan ba na ang ating pananampalataya ay totoo? Dadaan po yan sa apoy. We're going to went through persecution. The same thing with us, sabi ko nga, hindi maring hindi katulad nung panahon na yon, pero dadaan po tayo sa persecution. And, you know, the church has went through terrible times, persecution. But nevertheless, this church has triumphed. Right? Nung panahon na yon, they were suppressed. They are, you know, they're almost extinguished. But they have never lost their fire. They have never lost their zeal. They have never lost their passion for God. Amen. Ito pong simbahan na ito. And sabi doon, he who has ear, let him hear
and with the Spirit to the church, the one who conquers will not be hurt by the second death. So pinahayag po sa simbahan po ng Smyrna, in-address po sa kanilang pastor during the time, at sabi po doon, yung mayroong pandinig ay makinig kung anong sinasabi po ng Spirito ng Diyos. Amen. And today, the way we do church has changed a lot. Marami pong pinagbago. Right? Our faith has been tested. It may not be persecution, but the simple virus has tested our faith. Na na-stuck ka sa bahay mo, ang pananampalataya mo ba ay lumalago pa? Ang pananampalataya is still active, kicking, or ang ating pong pananampalataya ay natuyot na. Ang ating pananampalataya ay, you know, was stolen by the enemy. And, you know, church, ito po yung admonishment sa atin ng Spirito na ng Panginoong Diyos ay makinig po tayo, pakinggan natin. And He has left us His Spirit, you know, to guide us, to lead us, to correct us, to help us in our weakness. Ito po yung ministry po ng Holy Spirit until today, that He is present with us. Let's just take advantage of the Spirit of God is, you know, leading us. And the Spirit of God is with us. Amen. At sana po pakinggan po natin yung sinasabi po ng Espiritu ng Diyos. At po ay nananalangin na ito pong mensahe po na ito ay nagbigay po na encouragement sa atin ngayon, mga kapatid, na i-take advantage natin na tayo po ay na isa-isang malayang bansa, malayang po magpahayag ng pag-ibig at pagmamahal po ng Panginoong Diyos. And take advantage po natin yun. Lamang po tayo doon, and huwag po natin hayaan, kainin po tayo ng comfort, kainin po tayo ng materialism, kainin po tayo ng mga bagay na ito. Because si Jesus, kaya sinasabi po, si Jesus lang sapat na. Amen? And sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong salita na aming narinig ngayong umaga, ngayong hapon, Panginoong Diyos. Inaalala po namin ang aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoong Diyos, na dumadaan sa matinding persecution. Yung ilan sa kanila maaaring nagugutuman, Panginoon, nahihirapan, Panginoong Diyos, iban sa kanila nakakulong. Yung iba sa kanila, Panginoon, are being killed, Panginoon, being tortured, Panginoon, Lord, sustain them, O God, and help them stay faithful, Panginoong Diyos, sa kanila pong pagkakatawag, Panginoon. Samahan mo sila sa laban po, hamon ng buhay, Panginoong Diyos. And for us, Your church, Panginoon, who were positioned in a church, in a countries, Lord, na kami po, at in other countries where we are free, God, to share the gospel of Jesus Christ. Lord, bigyan mo po kami, Panginoong Diyos, ng push. Bigyan mo kami ng hunger. Bigyan mo kami ng desire, ng mas malalim pang passion, Panginoon, na ito po ay kampala namin na ipangalap, Panginoon, ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesus. Sapagkat alam namin sa panahon na ito, ito lang, Panginoong Diyos, ang pag-asa ng tao. Ito yung mensahe na kailangan po nilang marinig, ang magandang balita ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, marami pong salamat sa pag-aaral po na ito. Itulot mo po ang napag-aralan po namin maging buhay at totoo sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong salita na ito po ay pinagpala na nagdadala ng buhay, pag-asa sa pagbaba at pagbabago sa sinumang panghahawakan, tatayuan, lalakaran, Panginoong Diyos, ang iyong salita, Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa gabi po na ito. Sa iyo po, Panginoong Diyos, ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang hapon, mga kapatid. Hanggang sa muli sa ating pong susunod po na pag-aaral. Samaan niyo po ako muli. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat.